hindi mo naman makikita mostly dito sa mga adult tournaments ang mga teams na to. So, talaga dito nila magtatansyahan dito, magtitimplahan pa lang sa first round na series natin for today. Yes, and eto na nga tayo into the land of Dawn. Ha? Makikita naman natin, the item as always, same pa rin. The boots, the mana regeneration, the junk item, and the mask. Ayan, pero dito, on the, ano naman tayo, the emblem. On the Rojo, hindi tayo naka-bounty this time, maring Athena, no? Naka-healing spray tayo. So I think they really want team fights on this, pero nahuli dito si Patrick with the Purify just to run away from the snow. Will connect with the bouncing ball. Ricardo, the flicker has been also activated by Daniel just to make sure na siya makukuha ng first blood. Taiga might fall down as well, pero Thorn Boost, tapos Puncture. Delikado na si Daniel, nakasalubong yung Esmeralda. Saan katatak mo ngayon? The snow will connect with Torpedo. He'll be taking him down sa may gilid naman. Mapipilitang mag-back ang Eruption Squad. That is going to be a one-for-one exchange in fake connection. Yes, as we could see na nga doon, medyo tumagal lang yung skirmish nila doon na nagdabuhayan na rin both teams dito. But then, makikita mo, hindi pa rin naman nila sinisimulan yung both resources o yung buffs nila on both sides. As we can see here, three members of the connection going to four, sinisimulan na ang orange buff ng Eruption Squad. Na hindi pa ramdam dito ah, ng Eruption Squad na naninanakawan na sila. Actually, I think nakita yan ng Johed, no? Wala na lang din silang gawa, Maring Athena. Yes. No, kasi apat na miyembro nga tulad ng sabi mo ang nandun, and right now they might want to try and do the same dun sa red buff nila, pero the Valor is there. Pero ayan, I think gustong gusto talaga nilang kunin. Babawi dito yung Roger natin taking the red buff, pero here comes the follow up from Team No Connection. The Hylos on the back lanes, the Valor on the front lines, pero na-stun. Here comes Kupra with the bouncing ball para hindi makapakas dito. Delikado yung kalagayan ng Hylos, so damage binibitawan nila rito versus Fireball galing doon sa tropa nating Valor. Pero Esmeralda with the Falling Star Moon taking down yung ating Carmilla, pero hindi pa tapos. Abyssal Arrow will connect onto the Valor. Delikado yung kalagayan niya rito with the basic attack. Tapos kagat, Daniel taking down Valor. Kido, nakakuha lang ng isa pero hindi na nakarami pa. Taiga, once again with the follow-up. Hindi tumama yung Puncture, pati yung ultimate. The bite is there. Yung ating Selena, susubukan tumakas. Here comes the Carmilla with the stun follow-up. Abyssal Arrow will not connect once again. Ang ganda ng ano, dodge mechanics ni Daniel. Yeah, ano, sidestep lang, pero makikita mo nga dito na makikita mo si Taiga, kahit pulahan siya doon, pumapalag siya. Dalawang buff dito na secure niya, which is a good thing, lalo siya yung magiging core hero dito sa side na No Connection. Look at Wang Wuhan clearing up the minion with Ultra Middle Lane. Tumama yung Bursting Fireball dito ni Patrick. Oh, Patrick Laro! Oh, ang ganda ng Siri Prince! Push back! Look at Maki trying to run away with this. Abyssal Arrow once again. Abyssal Arrow hindi nag-connect, pero dito Maki gusto pa kumalag. Pero kamit all the backlink naman tinitirada dito ang member ng Eruption Squad dito na sa Esmeralda. Ayan, ako Thorn Boost dito. Thorn Rose actually has been activated. Medyo naiwan yata doon dyan, pinipili tumakas sa Abyssal Arrow. Once again, pumasok na si Roger, pati yung ating Selena, pero the damage is not enough. Searing Flames, this Bursting Fireball, Taiga taking the one Wuhan. This is going to be a 4-for-none exchange in favor of Team No Connection. Iba talaga ang ano, ang tawag dito, stunning power ng isang Valor, Maring Athena, in disabling quest. Although No Connection yung name nila, yung connection nila is real. With the triple kill dun sa Hylos natin. With the speaker pa, look at that 1v1 out of the bottom lane of the jungle side. Kali versus Joy, but then flicker out lang dito sa kaso ng Foxes. But then, si Daniel, kinakalaban mo yung kapatid ko. Tara dito. Kinapasan ko yung Max. Ang ganda na nga ginawa doon ng nung Johed, no? Talagang hindi niya na binalikan pa para makuha yung kill. Talagang binigay niya na kay Wang Wuhan, which is good para nga naman makahabol ng item, though hindi naka bounty hunter yan. I think Eruption Squad wants the game to be late, no? Kasi kapag killing spree pang late game ka talaga, no? Unlike the bounty hunter na maaga ka makaka-item as long as nagkakaroon ka ng kill. Yes, at makikita naman na natin dito, Kida trying to secure the gold coin onto the top lane, but then three members of Eruption Squad na spotan siya doon, sinisimulan ulit nila doon kahit na na-reset na to. Okay, yes. Papunta na pati si Lancelot. Look at that positioning, hindi nag-connect yung Abyssal Arrow, run away na lang muna tayo. Look at that. Yes, and may napansin ako, Maring Athena. May napansin ako, there's not much traps actually sa mapa natin, no, na para makaroon sila ng vision. Pero ramdam nila kung kailan papalapit na yung miyembro dito ng No Connection. Kung kailan sila magdi-disengage, no? Kailan sila susugod from the team ng Eruption Squad. Maganda rin yung connection ng team members sila dito.
they are playing safe dito, makikita nga natin, no? Sa galawan pala sa rotation, makikita mo. Pero dito, hindi yata playing safe si Kapitan. Flicker out? Pero Oh, tuloy ang big baka natin dito. Pero Krami taking down the Kufra. Delikado rin si Yeldo Sram. Pero ito, naiwan si Wang Hutan doon sa loob. Wang Huhan actually, doon sa loob. And that is going to be a 2-for-9 exchange. Oh. And dagdag mo pa yung double kill. 3-for-9 exchange in favor of No Connection. And right now, hinahabol pa si Carmela. Delikado rin yung kalagayan niya rito. Hinactivated. Pero look at the lifesteal though. Makukuha siya ni Kido for that killing spree. 4-for-9 exchange in favor of No Connection. Oh my gosh, Phantom Execution is real on the Baymax 3. On the lance na dito, na No Connection. Feeling ko ikaw yung naglalance na tena. Pero dito ah, pushing out the middle later of Eruption Squad dito, ang No Connection. Oh, tayo na si Fish nag-connect doon. Makalikot dito with a fortune. Mega kill pa, wala. Poor Tiger at may bonus pang grabe. Tama ba ako doon? Item check tayo ng direct. Item check tayo saglit. Look at the items dito ng Roger. Wala pang core item compared to the Lancelot with the Raptors Machete at yung Heptasis natin. And makikita naman natin si Lina going for the Clock of Destiny na hanggang ngayon hindi niya pa rin nabubuo. Carmela though for the Necklace of Durance. Ayan. Grabe. Ay, Esmeralda yan with the Calamity Reaper pala yun. Alam mo ito ang here in the bottom lane. Talaga naman ginugo. Gusto na tamo sa atin. Delikado yung kalagayan niya. Bouncing and the Beast Arrow with Connect. Kapitan taking down Krami on the bot side. And that's going to be in the favor of Eruption Squad. Pero ito, Connect, No Connection naman. Wanting to take away talaga, no? The red buff dun kay, ano, kay Wang Huhan. Ayaw niya lang pahawakin yung Roger ng mga ano niya, essentials. At makikita naman natin dito, around 6 to 7,000 na rin dito yung gold lead natin. Lamang a No Connection with a death count of 5 to 11. Tinan mo, sinisimula ni Wang Huhan sana yung orange buff nila. But then, Patrick, ang kulit ng pangungulit niya dito. Meron makulit ng bata. Sinimula dito with a thousand. Oh, parang strange. Pero Wang Huhan will be taking him down. Ang ganda follow up dito ni Kido. Pero hindi sapat para maligtas yung kanya kakampi. Abyssal Arrow will not connect to anyone. Pero namata nila lahat ang miyembro ng kalaban. Oh, talagang takbo na lang. Though may Necklace of Durance na ang ating Carmela rito, hindi pa rin nila kayang palagan ang Esmeralda. Whilst on the top lane, Taiga still wanting to take down the turret. Ang ganda bouncing ball dito. Pero wala nang ultimate dyan. Phantom Execution just to run away. Vengeance has been activated. Pero Falling Star will naman kay Kido. That is going to be a mega kill na nga. Or that Esme. Ang score lang din naman ng Esme natin dito is 4-0-3. Ang good position dito na connection. Pansin mo with that KDA ng dalawang core hero nila dito, Esmeralda and Lancelot, wala pa silang death dito. So nagsasuccess yung ginagawang pagpupush back ni Patrick together with the Hylos. Napoprotect niya na maayos. Nagagawa nila yung trabaho nila dito, Beta. Mm-hmm. And speaking of trabaho, I think tatrabaho na naman sila ng isang turret dito sa baba. No, second tier turret will be taking down once again on spot lane by Team No Connection. And ito ang ganda na naman ng face check ng Valet Firebolt sa mukha nung Kupra natin. Hindi siya mismo na spam skill na lang siya dito. At another turtle secured for the side of No Connection. Binigay na naman yung turtle buff dito kay Taiga. Boss Taiga natin, mapagmahal dito. Kapitaan, gusto mo? Dito, pero merong Purify just to run away. Abyssal Arrow will connect, pero Falling Star mo dito hindi tatama kahit na kanino. Ang ganda na naman ng tulak ng Valor doon, no? Purify tapos Searing Flames para hindi siya ma-take down. And that is going to be another turret taken down by No Connection. 612 tayo, Maring Athena. 10,000 gold din ang hawak ng No Connection. May kasama pang antipi dito kay Kido. Nakikita mo ba yung other middle lane? Dito, Eruption Squad, masyado sila napapressure dito. Hindi sila halos pakalabas ng base nila dito, Baymax. What do you think will be the key para maka-turn around nila yung round na to? I think kailangan nilang gawin dito talaga is ma-fire yung ating either the Valir, no? Yun lang kasi pwede na i-focus fire tsaka yung Lancelot. The Esmeralda ngayon hindi pa kaya based on the items. No, Wang Huhan wala pang core item eh. I think ano pa lang kakabuo pa lang ng endless battle niya dito. Yes, kakabuo pa lang ng endless battle ng Raptors Machete, pero eto nahuli na ngayon Lancelot natin, which is what they need. Pero zone out galing sa Esmeralda, doon ay Ejector Sword ng turret with the Purify, pinipilit tumabas. Hindi makakatakas, the stun is also there. Wang Huhan with the basic attacks, pero the damage talaga is not enough. Hindi nila kayang patayin yung Esmeralda tulad ng sabi ko sa iyo. Ngayon lang.
Yun nga, tama. Nakita mo yun. Apat na miyembro, binato pa siya sa loob ng bahay ng eruption squad. Naglakad palabas na parang walang nangyari. Lakad magnanakaw, Baymax. Walang lingunan. Mm-hmm. Hindi talaga kaya. And one more thing, meron na siyang holy crystal ngayon. No, additional magic damage na naman yun para sa anyang shields. No, mas lalong malaki yung mga shields na makukuha ni Esmeralda ngayon, Maritina. Yes, kamot ulo muna dito ng Eruption Squad. Kailangan nila dito na isang one wrong, maling mistake sa side na no connection. Pero dito sa no connection, pinapatunayan nila connection is real. Look at Esmeralda just doing it, throwing out the four members of Eruption Squad habang dito si Lancelot sinisimulan na si Lord. Ipag one on one. Pero actually, this is good. No, knowing na binubugaw ng mga kakampi niya yung kalaban, yung Eruption Squad, siya busy pag one on one, nagdadasal lang ng umpisal sa Panginoon, pero susubukan agawin. Oh my God! That is a very good steal coming from Wang Wuhan. Dahil sa dito mapipilitan tumakbo kasi wala nang buhay, pero Kapitana Stan ng ating Valiant na susunog hanggang ngayon, hindi makakatakas. Pero here comes ang tropa natin, Selena, pati si Wang Wuhan. Esmeralda daw one to chase the enemies away dito, pero nakuha din si Krami ni Drake Cutie Pie. Nakabawi na siya. Nako, ang ganda naman ng over the wall dito ni Daniel. Pero here comes Taiga with the monster kill. Take note, the Lord has been taken by Eruption Squad. Grabe yung clutch moment no? ni Roger Nada with the retribution. I think that's a good play. Magandang highlights din niya, pero hindi makikita mo dito. Saglit lang kasi tutunawin dito ni Kido eh. Tapos andyan pa sila Patrick. Tapos tatlo yung napita sa side ng Eruption Squad. So lalo rin, angat kasi hindi sila makakapag-push ng minion wave nila dito. Yes. But still a good thing for their team, ah. At least napatagal nila yung laro. They still have the chance for a comeback dahil dun sa ginawa ni Wang Wuhan na pag-steal. Kasi kung nagkataon na nakuha yan, they might have ended the game already. Yes, kasama yung Lord. May nakita akong comment, Baymax, ha? Prof B, may connection pa ba kayo ni Erica o no connection na? No connection na po. Okay, salamat sa pangangamusta. Na-block na ni Maring Athena, guys. Chat ko nga siya ngayon eh. Ay, ha? Meron pa pala? Kala ko pala no connection na. Naka po, fake news, pero dito, fake news, bagagoy ni Kapitana, anak na. Oh! Si Patrick Buxton! The Purify Israel! Baymax Buxton! Naku, God take na! Ang tropa natin na si Taiga, Bursting Fireball, galing kay Patrick dito, and this is the downside of Eruption Squad kasi wala na silang isang miyembro. Yung Johed natin, and no connection, might want to push this inhibitor turret under middle lane. Kapitan still with the bouncing ball. Look at the damage ng Thorn Rose na binitawan dito. Pero here comes Wang Wuhan with a basic attack. Daniel shutting down the Esmeralda. Tuloy ang bakbakan. Humahabol hanggang ngayon. Pero pumasok sa loob yung tropa nating Tamos Pulado. Masakit na yung damage si Wang Wuhan dito sa may gilid. Still on the... Pero Lancelot with those basic attacks. Tapos function Thorn Rose. Buhay na buhay ang Lancelot. And Wang Wuhan will be taken down as well. Patrick as the support with that double kill. Sa dami ng binatong skills doon, look at the KDA 807 pa rin for the side of Taiga na nang, alam mo, nambubuli siya sa backlanes, normal hit na lang siya doon, apat ng miyembro down sa Eruption Squad. Look at that, another Lord na naman yata, or pwede nilang ipush to or pilitin na Baymax. I think magsosolve lang sila ng lane dito and would wait for the second Lord na mabuhay, Maring Athena. And right now, ang Lancelot natin, si Taiga, alam niya na maximum na kanina yung slides niya, yung puncture niya, yung kanyang passive, nag-3 stacks na. Kaya ginawa niya, utilize ko na by basic attack. No, alam niya eh, masakit na yung damage ng basic attack niya with the endless battle. Mm-hmm. Tapos 3 stacks yung passive, solid. Tapos naka rose gold meteor na rin siya. Ay, totoo. Talaga naman, patong-patong may damage siya dito. But look at that, Abyssal Arrow, hindi nagpo-connect yung gusto natin connection sana dito sa Eruption Squad ganina from our prediction earlier, Baymax. And look at that, Maki, sinisimulan na naman nila dito ni Krami, ang Abyssal Orange Buff, Abyssal Arrow, nag-connect, nag-knock up ang Maki. Nahuli dito sa loob ng ating Kupra, pero doon sa migilid free hit pa rin si Paring Patrick with the Bursting Fireball. Legendary si Taiga sa pool yung ating Kupra ng kanyang ultimate. Abyssal Arrow will not connect, pero here comes Lancelot with the Thorn Rose plus yung kanyang puncture.
taking down two members already. Susunod pa yata dito yung ating Jawhead. And that is going to be 3 for 9 exchange. Hindi pa tapos yung bakbakan natin dito. Searing Flames, Bursting Fireball will be activated. Tapos Control, sabay Factured. Basic attacks coming from the whole members of No Connection. That is going to be a wipeout on our game number 1 ng Eruption Squad versus No Connection. Wala na pang minion! Inaantay pa nila dito, Binox! Abot-abot! Tatapusin na nga dito na No Connection ang connection ng Eruption Squad dito sa round 1 ng ating series for today. Mainit, Binox! Mainit talaga! Sobrang init na painom ako.